Kung nasubukan mo nang pumatay ng langaw, alam mong hindi ito madaling gawin kasi bilis ng kidlat ang reaksyon ng insektong ito, kaya madalas itong nakakatakas. Ang napakahusay na paglipad ng fruit fly. Natuklasan ng mga scientists na kaya ng fruit fly, isang klase ng langaw na magbago ng direksyon na gaya ng mga fighter jets sa loob lang ng ilang milliseconds. Milliseconds? Imaginin mo, mas mabilis ito kaysa isang segundo. Simula pa lang ng buhay ng mga fruit fly, eksperto na ang mga ito sa paglipad, ang sabi ni Professor Michael Dinkinson. Para mong pinagkontrol ng fighter plane ang isang bagong silang na sanggol at alam na nito ang gagawin. Kinuhaan ng video ng mga mananaliksik ang paglipad ng fruit fly at natuklasan nilang na ipapagaspas nito ang mga pakpak nito ng 200 beses bawat segundo. At sa isang pagaspas lang ng pakpak, kaya na nitong magbago ng direksyon para makatakas. Kaya pala din natin maabutan ang langaw pag hinampas natin ito. Gaano man kabilis ang reaksyon ng mga ito sa panganib, natuklasan ng mga mananaliksik na mas mabilis ito ng 50 beses kaysa sa pagkurap ng mata ng tao. Ang galing! Napakabilis at napakahusay magkalkula ng langaw na ito, kung saan ang panganib at kung saang direksyon ito tatakas. Kinutuklas pa ng mga mananaliksik kung paano ito nagagawa ng napakaliit na utak ng fruit fly. Kamanghamang disenyo ng insektong ito. Ayaw pa naman natin itong dadapo sa pagkain natin. Ang leeg ng langgam. Hanghanga ang mga mechanical engineers sa kakayahan ng karaniwang langgam na mabuhat ang mga bagay na maraming ulits na mas mabigat kaysa sa timbang nito. Para maintindihan iyan, pinag-aralan ng mga engineers sa Ohio State University, USA sa pamamagitan ng mga computer model ang ilan sa mga bahagi ng katawan ng langgam, ang kayarian ng mga ito at kung paano ay gumagana ang mga ito. Ang mga computer model ay binubuo sa pamamagitan ng mga X-ray cross-section image at mga simulation ng puwersang inilalabas ng langgam kapag nagbubuhat ito. Ang napakahalagang bahagi ng katawan ng langgam ay ang leeg nito na nagdadala ng buong bigat ng bagay na tagat ng langgam. Ang malalambot na tissue sa leeg ng langgam at ang matitigas na exoskeleton ng dibdib at ang ulo nito ay magkakakonekta na parang mga daliring pinagsalikop. Ang disenyo at kayarian ng koneksyong iyan ay napakahalaga para sa hagpungan ng leeg. Ang sabi ng isa sa mga mananaliksik, ang pambihirang koneksyong iyan ng matitigas at malalambot na tissue ang malamang na nagpapatibay sa leeg at pangunahing dahilan kung kaya nabubuhat nito ang mabibigat na bagay. Umaasa ang mga mananaliksik na kapag naintindihang mabuti kung paano gumagana ang leeg ng langgam, makakatulong ito para mapahusay pa ang disenyo ng mekanismo ng mga aparato. Ang ilaw ng alitaptap na poturis. May isang uri ng alitaptap na poturis na ang ilaw o parte ng katawan na pinagbumula ng liwanag ay nababalot ng patong-patong na mga kaliskis na nagpapatindi sa liwanag na inilalabas ng insektong ito. Natuklasan ng mga researchers na ang pagkaliliit na kaliskis na nakabalot sa ilaw ng ilang alitaptap ay parang magkakapatong na tisa. Ang dulo ng mga kaliskis ay nakaangat lang ng 3 micrometro, wala pang 5% ng kapal ng hibla ng buhok ng tao. Pero dahil dyan, halos 50% na mas maliwanag ang ilaw nito kaysa sa kung nakalapat ang mga kaliskis. Makakatulong ba ang konseptong ito para mapahusay ang mga light emitting diode o LED na ginagamit sa mga electronics ng mga kagamitan? Para malaman nito, nilagyan ng mga scientist ang mga LED ng uka-ukang balot na gaya ng mga ilaw ng alitaptap. Ang resulta, ang LED ay naglabas ng hanggang 55% na dagdag liwanag. Kaya sinabi ng pisikong si Anik Bay, ang pinakamahalagang aspekto ng pag-aaral na ito ay na ipinakikita kung gaano karami ang matututuhan natin kapag inobserbahang mabuti ang kalikasan.
ang kamanghamanghang pandinig ng katydid. Wala pang isang milimetro ang haba ng tainga ng South American bush katydid. Pero gumagana ito gaya ng tainga ng tao. Ang insektong ito ay nakakakilala ng napakaraming iba't ibang frequency na nasa malayo. Halimbawa, alam nito ang pagkakaiba ng tunog ng ibang katydid at ng ultrasound ng paniging naninila. Ang mga tainga ng katydid ay nasa dalawang unahang binti nito, tulad ng tainga ng tao. Ang tainga ng katydid ay nakakakolekta ng tunog. Kino-convert iyon at sinusuri ang frequency. Pero natukasan ng mga scientist ang isang kakaibang sangkap sa loob ng tainga ng insektong ito. Isang pressurized na butas na puno ng likido at parang pahabang lobo. Ang sangkap na ito na tinatawag nilang acoustic vesicle ay gumagana ng tulad ng cochlea ng mga mamalya, pero di hamak na mas maliit dito. Ang acoustic vesicle ang siyang dahilan ng kamanghamanghang pandinig ng katydid. Sinasabi ni Professor Daniel Robert ng School of Biological Science ng University of Bristol sa United Kingdom, ang tuklas na ito ay tutulong sa mga engineer na magdisenyo ng mga hearing device na kinopya sa kalikasan na mas maliliit at mas malinaw kaysa sa dati. Naniniwala ang mga researchers na makakatulong din ito sa teknolohiya ng ultrasonic engineering, pati na sa mga imaging system para sa mga ospital. Ilan lang yan sa mga kakayahan ng insekto. Marami pa tayong madidiscover.